Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po kasi ay may isi-share lamang sa inyo about sa cellphone. Yan, yung cellphone na yan. Ito po kasing cellphone ko, ayan, yung ginagamit ko ngayon. Yan po kasi yung matagal ko ng cellphone. Ngayon, napansin ko po kasi yung kanyang, ito, yung kanyang napapalitan na tempered glass. Malabo na po siya. So, naisip ko lang po ako, kasi nakita ko nga sa aking darling bear, nakita ko na napapalitan po pala yung tempered glass. The whole po yan. So, ito, ay bago pa po ito, kaya wala pa siyang gasinong gas-gas. Yan po kasing aking lumang cellphone ay gasgado na. So, naisip ko lang po, kaya ako nagpabili sa Jaran Shopee na naman. Siyempre, tayo ay nasa Shopee na naman ang ating ano. Although, marami po ito sa mga malls, kaya lang hindi ko alam kung saan dun yung aking papalitan. So, dahil ang aking darling dear, si Dada, ay bihasa na sa ganito dahil nakita ko nga yung cellphone niya napakatagal na napalitan agad. So, sabi ko, siguro it's time na din para palitan yung pinakaano niya, tempered glass. So, ayan, kahapon lang po dumating ang aking parcel. So, bubuksan ko po siya. Hindi ko po siya alam kung paano ko siya talaga ilalagay kasi baka magkamali. Kaya antayin ko na lang ang aking asawa, si Dada, para palit. So, ayan, salamat sa Shopee. Ang galing nilang ayan, tinan mo naman pag nag-ano ang mga Shopee, talagang ano na ngayon, secured na secured. Mapaglass man yan o mapaano man yan. Ayan, yan na po siya. Ang sabi naman sa akin, tempered glass ang nakandito. Kaya, di ko po talaga ano siya, kung paano siya papalitan. So, ayan, ayan na siya. Kinuha ko na lang po siya dun sa pagkakalusot niya. Ayan. Para mamaya pag ibabalik ko po siya ay dahan-dahan na lang. Ayaw ko pa sana siyang buksan. Kaya lang, so kung wala ko maisip na i-vlog. So, ayan, tinan nyo naman, anong-ano sila. Secured na secured ang inyong mga... Ayun, full glue po pala siya. Yan, kaya kailangan natin, hindi ko na siya bubuksan. Kasi nga, pag binuksan siya, kailangan, diretso na siya sa, ito pala, pwede siyang, yan o. Full glue. Pwede naman pala siyang hilahin. So, hihilahin natin. And then, paano natin ito? Ayan, bumuksan. Ayan. Kaya pala ganun din siya kamahal. Tinan nyo naman, O, meron pa siyang ibang tawag to, yung parang pinaka-ano nila. Hindi, ang liliit, kaya hindi ko makita. So, ayan. Wow. Ayan. Hanggang dyan na lang kung po siya bubuksan. Kasi nga, hindi naman ako marunong magpalit. Siyempre, mas magaling, mas maganda yung talagang biyasa sa pagpapalit niya. Baka mamaya ay manginig pa ang aking kamay. So, naishare ko lang po sa inyo na kapag po dumarating yung panahon na talagang yung glass ay balik po natin siya ulit, yung glass ay lumalabo, pwede po palang palitan. So, ayan. Kasi yung aking cellphone po na luma ay umabot na po siya ng 2018 yata. 2019 po nung binili ko siya. And then, ang model niya is 2020. Kaya, mas latest siya nung aking bilihin bago ako umalis. So, ayan. Ngayon, ilang taon na siya. 2020, 21, 22, 23. 3 years na rin po pala. Alam niyo po ang ano ng isang cellphone. Paggamit natin. Hindi naman po ganun Hindi siya ganun katagal. Kumbaga, siyempre, depende lang po sa gumagamit. Yung kung talagang nalalasbag na yung ating cellphone. Madali talaga siyang
magkaroon ng mga ano, minsan humihina na eh. Mararamdaman nyo naman po kasi yung nakikita nyo sa cellphone, bakit minsan ang hina niya ng ano ng mga net, lalo pag pangit ang net mo, ang tagal. Yun din ang isang nagiging problema, yung latest ng cellphone. Kaya kung ang cellphone mo ay medyo matagal-tagal na, magpalit ka na. Yun lang, pag wala tayong pera, paano na ang buhay, di ba? Yun, naisip ko lang po yun itong i-vlog. Kasi nga, ang pangit na po niya talaga, yung glass, yung tempered glass. Yan, ito nga wala siya eh. Hindi siya napalitan, so nakadirekta pa. So dapat talaga bibili tayo nung tempered glass na para maprotektahan yung glass natin dito sa unahan. Since bago pa nga po kasi ito. Latest lang last year. Kaya dapat pala napaano ko na din ito, napapalitan ko na din. Yan po kasi yung tempered glass na yung malabong malabo na po siya. Kaya kailangan na po talaga niyang palitan. So ngayon nga po kasi nagagamit ko ng mabuti. Nagagamit ko ng araw-araw yung aking old cellphone dahil nandiyan nga po yung aking mga latest, mga oldest na mga contacts. Kaya hindi ko rin siya pwedeng mapalitan agad, although talagang 3 years na siya. Ito ang latest. Parang gusto ko siyang ipalit dito, kaya lang, siguro it takes ano muna, dahil ito po may sarili din siyang SIM card, kaya lang, wala siya, hindi pa siya nalalagyan ng load, pero naka-ano din po siya, naka-wifi na lang, pero wala pa siya yung talagang sarili niyang SIM card na nakarehistro. So ayun, paalala ko rin po sa mga katulad nating talagang kailangan na nating i-register ang ating mga SIM card. Isa rin kasi yun sa akin po kasi kailangan kasi naandun na yung mga lahat ng details natin kapag kayo ay may naka-registered na yung inyong mga SIM card. Importante po kasi yun. So kung magiging dalawa ang cellphone nyo, advice ko na lang, depende yun sa ganda ng net ninyo kung saan kayo naka for good, sabi nga nila, kung saan na kayo talaga mag-i-stay. Ang maganda po kasi mga net, yung madaling mapasukan, madaling magamit. May mga net po kasi na syempre ang hirap. Kung wala kang magandang wifi, wala din, hindi mo rin siya talaga magagamit sa mga, especially sa ating ano ngayon nakakasanayan na social media. Kung wala kang magandang internet, talaga ang hirap mag-connect. Yun nga, magkakaroon ka. Isa din sa naging experience ko since nga po na nag-stay na ako dito, yung isang magandang net is yung fiber. Maganda po siya. May mga pagkakataon, syempre, hindi natin may iwasan na ano din yun, nagkakaroon din ng problema. Syempre, kahit naman tayo nung hindi katulad sa ibang bansa, talagang pag meron kang SIM card, ano na yun unlimited na sa lahat ng mga social medias, sa lahat ng mga kung ano man ang gusto mong makita dyan o gustong panuorin. Automatic po yun. So, ganun din po sa mga mahal nga lang ang net dito compare sa ibang bansa na talagang ano. Pero, ganun pa man, at ano po kasi yung kailangan natin sa panahon ngayon. Kung wala kang net, wala din. Kahit na anong ganda ng computer mo, kahit anong ganda ng cellphone mo, kung wala kang magandang net, wala din, useless din po yun. So, ang kaibahan lang po ng kahit pangit ang cellphone mo, kahit yung Android siya ha, ang ibig ko sabihin Android, kahit po anong brand siya, or kahit sabihin ng pipitsugin ko, yun lang talaga ang kaya ng bulsa mo. Madali pong mag-connect sa mga medyo mahal nga lang ang net. So, talagang, kailangan mo talagang bumili ng ganung net. Lalo pag talagang nakapokus ka na sa business na kailangan mo agad. Yung bang, kasi kung maglo-load ka lang,
ano tawag doon, maaksaya. Hindi katulad pag may net ka. Although dito mo nga lang siya nagagamit sa bahay. Pagdating mo sa labas, ganun din maglo-load ka. Pero iba pa rin po. Iba pa rin yung talagang may wifi ka dito sa loob ng bahay. At magagamit mo po yun kapag magbi-business ka about social media. Alam nyo naman po ngayon, yun na ang uso ngayon. So yun, naano ko lang po. Unang-una ko talaga itong naano. Dahil malabo na rin po ang aking mata. Kailangan din, once na hinawakan mo yung cellphone, kailangan maano talaga siya. Yung makinis, wala siya mga mark na ano natin. Kasi mahihirapan kang pindut-pindutin. Ayan po, tinan mo, magpipindut ako. Pag po hindi siya maano, full, yung bang maliwanag, especially nga sa akin, ang hirap po. Naduduling ako sa mga letters, sa mga kung ano yung mga pipindutin pa dito. Yun. So, ano, naisip ko nga lang, ito na talagang palitan, yung tempered glass. So, ayun, ang akin po maisishare sa inyo. Pag medyo nalalabuan na po kayo dun sa inyong mga glass, palitan nyo na po, pwede tayong bumili. Yun, siguro naman, hindi lang naman ako ang nakakaalam nito. Ano lang siya, naging aware lang po ako, kasi nga, nagiging business ko na po kasi ang paggamit ng cellphone na social media, dyan tayo kahit pa paano. Ano, na-aware na tayo na pag malabo na, napakahirap na natin pumindot dyan. So, kailangan lang talagang palitan. So, ito siguro by next ano ko, ito naman ang papalitan. Kasi, wala po siyang ano, tempered glass. Totally naka-direkta siya. Kaya minsan, makikita nyo rin na parang ang ano bang tawag yun, nakakasilaw, and then nakadirect yung mata natin dun sa ano, sa cellphone. Kailangan din talaga meron tayong mga support sa ating mga gadget, kahit sabihin mo yan eh ano na, madaling ito ang na-experience ko, madaling lumabo ang ating mata. May mga ano din po kasi, syempre radiation ang mga cellphone, lahat ng gadgets, kahit din naman po ang laptop. So ayun, ang aking laptop ko ay ang hirap din po kasi parang masisilaw ka kaagad. So yung sa mga hindi naman po siya mahal, sa mga talagang gusto maging maganda yung kanilang glass, tempered glass, pwede pong palitan yan. Siguro by next ano natin kung paano na siya ganda. So, hindi ko din naman po pala siya maipapakita gawa ng ito po yung ginagamit kong cellphone. Hindi ko maipapakita kung gaano siya kaganda. Dahil hindi naman ako, ano, hindi naman, iisa lang po kasi ang gamit kong ano yun eh, gadget about sa lahat ng aking, ano, mga importanteng impormasyon. So, yun lang. Maganda po yan. Bili po kayo ng ganito. Yun lang po na i-share ko sa inyo. Salamat po sa Diyos sa mga nagsusubaybay sa aking channel. Salamat po sa Diyos. Bye-bye po.